Samantala, patay ang isang barangay chairman at kanyang mga kasama matapos na tambangan sa San Nicolas, Ilocos Norte. Sa San Carlos naman dito sa Pangasinan, isang mag-ama ang nasawi matapos masalpok ng van ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa kuhang ito ng CCTV camera, makikita ang mabilis na takbo ng isang utility van sa San Carlos, Pangasinan. Ilang saglit pa, nakasalubong nito ang isang motorsiklo at nagsalpukan ng mga sasakyan. Ayon sa San Carlos Police, nang agaw ng linya sa kalsada ang van matapos mag-overtake sa isang tricycle, kaya nasalpok nito ang motorsiklo na nasa tamang linya. Matinding sugat ang tinamo ng mag-amang magkaangkas sa motorsiklo. Naitakbo pa sila sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nagtamo naman ng galos sa katawan ng nagmamaneho ng utility van. Inihahanda na ang reklamong isasampal laban sa driver ng van. Dead on arrival sa ospital ang isang barangay chairman at dalawa niyang kasama matapos tambangan sa harap ng isang hotel sa San Nicolas, Ilocos Norte. Ayon sa investigasyon, galing sa sabungan ng mga biktima at tinambangan habang pauwi sakay ng SUV. Tadtad ng tama ng bala ang driver's side ng SUV na mahigit 30 ang butas. Agad namang tumakas ang mga hindi pa nakikilalang salarin. Inaalam pa ng pulisya ang klase ng baril na ginamit sa pamamaslang. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pulisya habang isinasagawa ang investigasyon. Matatandaan na nitong nakaraang buwan, isang barangay chairman din ang pinagbabaril sa harap ng kanyang bahay sa parehong bayan. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.